mga kapuso, sure na marami sa inyo sumubok sa na magnegosyo, 'di ba? Ngayong pandemic para may extra na kipagkakitaan. Ilan sa pumatok ang online food business at live selling. Pati ang libangan naging source of income na rin. Marami sa atin ang naapektuhan ng pandemya, pero ang mga Pinoy gagawa at gagawa ng paraan para may pagkaperahan at pagkaabalahan. Kaya nagsulputan ang iba't ibang trendy negosyo katulad ng mga ito. Nagsimula bilang libangan. Ngayon ay ginawang pagkakakitaan. 3D customized lamps. Yan ang bright business idea ng BS Accountancy student na si Crizelle. Dahil papalapit na ang Pasko noon at nag-shift to online classes, sinubukan kong mag-online business upang makatulong sa aking mga magulang. Naisipan kong gawin ito dahil sa hilig ko sa digital art. Customizable ang 3D lamps na ito na makukuha mula 1,199 to 1,699 pesos. Kailangan lang isend ang inyong peg o photo na pagagayahan at ilalayout to ng artist para ma-engrave sa acrylic gamit ang machine. Sa loob ng isang linggo, may ilaw ka na, may memorable decor ka pa. Dahil sa kagustuhan makapagbigay ng regalo ng hindi nabubutas ang bulsa, ang financial management student na si Joanna, idinaan ito sa pagiging creative. Isip na lang po ko ng alternative way para po mas makatipid. And yun nga po, nag-game up po ko sa idea na acrylic glass painting po. I posted the working process po on my social media accounts, specifically on TikTok po. And then suddenly, biglang nag-boom. Kaya naman si Joanna, sinimula lang kanyang sariling negosyo na pagkukomisyon ng acrylic glass paintings. Ang mga ito na ibebenta niya ng 450 to 550 pesos. Namuhunan po ako ng 1,000 pesos po for frames and boxes po for packaging. Ang estimated time ko po sa paggagawa ay minimum of 2 hours po per glass. Kasi ginagawa ko lang naman po ito tuwing free time because I have an online class din po and school works na kailangang tapusin. Isa sa mga nausong libangan nitong pandemic ang pagkukrochet o panggaganchilyo. Isa sa mga nahook dito ang BS Biology student na si Abigail. Dahil sa aking kagustuhan na palawakin ang aking kaalaman tungkol sa fiber arts, nagsimula ako mag-crochet ng mga simpleng tops gaya ng mga napapanood ko sa mga YouTube tutorials. Ang kanyang crochet creations na ibebenta niya ng 350 to 4,000 pesos. O diba kapuso, hindi lang pera ang pwedeng maging puhunan. Sa pagiging malikhain at matyaga, siguradong mayroon ding kita.